Magandang gabi sa lahat na nanood sa ating video ngayon. Dito tayo live po kasi mayroon tayo pong pag-uusapan tungkol sa ating gadget. So mayroon tayong gadget na nakatingga na hindi pa po nakuha ng ating isang customer kasi baka nag-aantay po siya sa ticks. So ang LBC po ay lagi nagtitik sa akin na hindi pa po nakuha ng ating isang customer. So ito po siya. Shout out pala kang Sir Landry Junrel. Landry Junrel po, Landry Junrel, pakiclaim po sa gadget mo na andyan sa Gaisano Rojas. Gaisano Rojas Orlando Village Building, Rojas City. Kang Sir Junrel po, Sir Junrel Lander. Sir, pakiclaim po yung IT mo, andyan na po, 1 week na yan, baka babalik na yan dito. So mahirapan na tayo, malaki nang babayarin natin yan. So kung may balak po kayong kukunin, kukunin mo na, andyan po sa ating LBC branch office sa Gaisano Rojas, Rojas City. Sir, sana nanood ka na yung video ngayon sa aking video at kukunin mo na kasi yung video mo, yung gadget mo ay andyan na sa Gaisano Rojas Mall. Kukunin mo na lang, siguro mga 2 weeks na yan dyan, baka babalik yan dito. So malakihan tayo ng bayad dyan. So ito na po, at katatapos ko lang sa paggawa natin dito sa ating paggawaan, andyan ito na po yung i-deliver natin sa Webis. Marami yan. So matagalan kasi sobrang dami po, mayroon pa naka-reserve at mayroon pong nakatingga na hindi ko na kinuha yung mga pera nila kasi sobrang pong dami, parang lumampas na po tayo sa ating maximum. So mahirapan tayo kasi tayo lang mag-isa na magpasok sa load sa loob, so kailangan ng dandahan. So ayan, yung iba dyan pasensya na po na hindi ko nakuha, pasensya na po talaga, siguro sa next bat makasali na po kayo. So mag-alala kasi kukunin ko naman yan. So next bat makasali na po kayo. So pasensya na po sa paunawa lang po. So ang ating locator is Luzon, Visayas, Mindanao na po. Ay talagang tatlong lungsod na tatlong lugar na po ang napasukan ng ating locator. So sa kasamang palad, mayroon talagang hindi alam magawin. So mayroon dyan isang lalaki na nag-comment sa akin na hindi daw niya napagana talaga. So kailangan mo lang talaga, sir, at determinado sa sarili mo. Sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan, sir, kasi homemade locator yung binili mo. Hindi po yan electronic locator. So napakaganda sa homemade locator kasi gold lang talaga ang dinidetect niya. Baka yung gold mo sobrang layo, tapos maliit lang yung gold mo nilagay. So mahirapan ka po na mag-detect, diba? Sobrang liit, tapos malayo sa detection mo, tapos paghawak mo ay maling-mali pa. Talagang papakita natin next video itong gawa natin, papaganahin natin, ipapakita ko sa inyo kung paano humawak ng locator kasi sa dami-daming nasindan ko ng mga ating gadget ay parang dalawa isa lang ang nagreklamo na hindi na napagana. Bakit napagana yung iba, sir? Thousand na po na deliver natin, sa thousand isa lang ikaw lang hindi na hindi mo kayang paganahin. Paano yan, sir? Bakit naiba yung locator mo? So kailangan mo lang talaga, sir, na pag-aralan mo lang talaga, sir. Huwag mo lang siya talaga yan sirain. Pag sinisira mo yan ay talagang hindi na ko magtitiwala pa sa inyo, at siguro ihinto ko yung paggawa. So napaka ganda na sana ang ating communication kasi ayaw kong gumawa ng hindi accurate. Kung hindi yan accurate, bakit ako magbibinta? Bakit dami mo bibili sa akin? Diba? So mayroon tayong dalawang customer na kukuha. So alam ko talaga daming hindi naniniwala. Problema mo na yan. Gusto kasi iba dyan, mga scammer, na ipapakita. Bakit ko ipapakita? Bakit ko ipapahamak sila sa lang nakuha sa inyo? Kung hindi magsakit ang tiyan ko sa inyo na hindi ko mapakita yung nakakuha. So ayaw kong mapahamak sila sa sarili.
kay ko rin na balang araw ay ako ang pagbintangan na ako ang dahilan. So, yung mga baser dyan, magbabas lang kayo, maganda yan. Okay, normal lang yan. Sa pelikula, kailangan na mayroong kalaban, di ba? So, yan. Palala ko ulit, Sir Lander, Junrel, Sir, andyan na po ang gadget mo sa Gaisano, Gaisano Ruas. Kailangan mo lang talaga i-claim, Sir, kasi matagal na yan. Pag bumalik na yan dito, malakihan na tayong bayad niyan, Sir. Ako na ang magtatapal niyan. So, kukunin mo na, Sir. Kukunin mo na lang talaga. Kung nanood ka itong video na to, kukunin mo na. Kasi di ko na talaga ma-review kung saan ka sa messenger kasi sobrang dami po. Sobra talagang dami. Di ko na talaga ma-review kung anong pangalan mo doon sa ating messenger. So, di ko na talaga maalala kung anong logo ng messenger mo. So, dito ko na lang isabi sa inyo, sir, na, na sana ay nanood ka. Kukunin mo na sa Gaisano Ruas. So, paalala po, unti paalala po sa lahat ng ating mga gadget na huwag nyo talagang buksan, tangkaing buksan yan. Pag ginaya nyo yan, dito lang nyo talaga magagaya. Ang load lang, makikita nyo yung load na nilagay natin, yung positive at saka negative, makita nyo yan. Pero yung load ay hindi na nyo makita yung ibang load kasi yung liquid yan, tuyong-tuyo na. So, nakahalo na yan sa ating load. So, problema nyo yan pag nasira yan, pag nakasingaw yan, kasi kailangan talaga na pag load niyan ay basang-basa pa para pag pag shield natin pagpasok sa loob ay dapat walang singawan kasi pag sumingaw siya kasi basang-basa na siya eh mainit yan sa loob tapos dapat yung sa loob hindi makalabas yung pressure. So pag binuksan niyo pag nakalabas yung pressure yung sa liquid na nilagay natin di na yan babalik pa, di ba? So mahirapan kayo, hindi nyo alam kung anong nilagay kong liquid dyan na hinalo natin sa ating load. So, problema nyo yan. So, kung mag-order kayo ulit, gagawa ko yung account. Hindi ko naman malalaman. Pero yung address nyo ay makikita nyo kasi mayroon akong mga copy. So, ito. Ito kadami ang ating resibo. Hindi pa to. Mayroon pa dyan sa bag natin. Sobrang daming resibo. Sumubra na po ito ng siguro mga 2,000. So, dami talaga. Mayroon pa dyan sa bag. At review lagi ko nang ni-review yan kung sinong paulit-ulit ng order kasi malalaman ko. So kung paulit-ulit ka ng order, siguro sinira mo ang una nating pinagsamahan. So ganun lang po. So ito, Sir Junrel, paulit-ulitin ko talaga. Yan. Kukunin mo na sana, sir, kung nanood ka ng aking video. Kasi matagal na yung nakatingga dyan sa Gaisano Ruas po. Yung mga nag-aantay sa akin na delivery na hindi pa dumating, pwede naman kayo lumapit sa LBC branch office at mag-inquire kayo sa delivery nyo kung nasaan na. Pwede naman, huwag ka na yung mag-antay sa mga tics. Baka andyan na, tapos hindi lang kayo natiksan. Ay sayang na bumabalik sa akin yung locator nyo. Hindi ko nakasalanan yan. So, andyan ang locator nyo, ang kulang na lang ang pag-miro nyo, diba? So, kukunin nyo na lang yan. So, yan po ang ating kailanganin sa ating locator. Kailangan nakamonitor kayo sa locator nyo. Yung itong ginawa ko, na kunting tiis lang po, huwibos. Pero sa akin talaga, gusto ko talaga kasi ay kumadeliver na basang-basa pa yung ating gadget kasi pagdating sa ibang area, eh parang nagbabaklat siya. So, gusto ko sana Friday. Pero kung mayroong Huwebes, baka basa pa si, baka basa pa yung ating gadget. So, magdikit-dikit yan sa plastic. So, babalik na naman, di ba? So, mas maganda sana kung okay sa inyo na gumagawa. Ito, marami ito. Baka papayag kayo is Friday na lang. Huwebes or Friday. Para final natin na mapadala ko sa inyo ng maayos. So, kung okay lang sa inyo. Kasi mayroon dami ng order. Akala ko, aklain ko kasi na isa-isa lang. So, mayroon tatlo, mayroon dalawa. At mayroon rin nagpa-load ng marami. Maraming load. So, mayroon nagpa-load na yung nagpa-load ng 3,000. At mayroon ding 2,500. So, mayroon ding nagpa-door-to-door na nagbayad ng malaki. So, kailangan natin na mapadala ng maayos. Siguro,
magsabi lang ko sa inyo kung kung di kayang i-deliver ng Huibis, baka basa pa. So, mahirapan tayo. So, ang kulang na lang natin sa ating locator ay ang yung hawakan at yung paint niya at yung paglock sa loob. Kasi kailangan na hindi sumingaw. Kasi kailangan natin ang oras dyan na di talaga dapat sumingaw yung ating gadget. So, kunting tiis lang sa mga nanonood ng aking video dahil isisend ko na sa inyo. So, sa mga nagpapadikod dyan, magdidikod naman ko sa inyo. Yung nagpadikod sa akin ng triangle na malaking bato ay andyan lang yung load, sir. Pupukin mo lang yung malaking bato. Pag triangle talaga ay dami talaga option. Minsan ay naka-triangle na bato pero mas maganda talaga pukpukin mo yung paikot ng bato. Baka andyan lang sa likod yung load na hinahanap mo. May nakita ako dyan na tatlong dot na naka-triangle. Tapos yung gibawis niya ay malapit lang sa bato. Baka andyan lang sa likod, sir. Digdikin mo lang yung bato. Tuktok katukin mo lang. Baka may marong parang halo sa loob. Karamihan talaga, sir, andyan lang pag malaking bato. Yung inukita ng sign, andyan lang sa likod. So, ang laman yan ay siguro mga dalawang barita o isang barita lang. So, kailangan mo talaga, sir, na katukin mo yung bato. So, sa nagpapadikod dyan, pasensya na po sa iba na hindi ko madikod. Kasi sobrang busy po. Kasi alam mo naman na mayroon lang akong ginagawa lagi. So, paalala sa lahat na hindi po biro ang maging treasure. Lanaw na kung matubig yung area mo. So kung so kung ang area mo ay nandyan sa tubig, ay isa lang mo sasabihin ko sa inyo, iwanan mo na yan kung tubig, kasi malaki ng gastusin yan. Gagamit ka ng generator, pump, di ba, submer. So iwasan mo na yan, sayang yung oras mo at pagod. Ay hihanap mo na lang yan sa mga giveaways na nandyan lang sa bato, di ba? So yung locator natin ay nakaditik, kailangan mo lang talaga pag-aralan. Sa ilang libo na po na deliver natin ay parang dalawa lang ata ang hindi nakakuha ng ating mga detection. So pasensya po sa inyo, sir, kung hindi ko kayo ma-replyan agad kasi sobrang busy po. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, pag-aralan mo talaga, sir. Kailangan mo ng determination. Lahat ng humid locator ay kailangan talaga na pag-aralan. Kasi yung mayroon kasi akong nakikita na dami talang gusto mo, sobrang excited. Kasi ganyan yung sobrang excited mo, yun ang nakasisira sa buhay mo. Bakit pagdating ng ating gadget ay tinira mo agad sa yung area mo. So naging area mo, so ang nakaproblema dyan ay hindi mo pa naging practice. Dalawang araw, tatlong araw lang, tapos tinira mo sa area mo, tapos binabato mo sa akin. So gusto mo, ibigay mo yan sa akin, ibinta natin sa iba, pero huwag ka na mangarap na makabili pagka pa sa akin. Kasi, pero pag binuksan mo yan, hindi ko na yan kukunin kasi binuksan mo na eh. Mahirap na, di ba? So, kailangan natin na maging alerto din sa ating mga gadget na mayroon talaga nagmamasamantala, di ba? So, mayroon din akong gadget na homemade. Marami akong homemade na ginagamit kasi sa homemade. Kasi, hindi kasi nagdiditik ng decoy at hindi yan nagdiditik ng minsan ng dust gold. Kung anong pinakamalakas na hatak niya ay doon lang ang tinuro niya. So yan ang mga pinakamaganda sa ating homemade locator. Kaya mas maganda pa yung homemade locator sa mga electronic. Kasi yung electronic ay minsan na pag malapit ka sa dust gold, yung mga Philippine gold ay madiditik niya. So malilito yan. So mas maganda talaga yung homemade kasi isa lang tinuturo. Yung hatak lang ang napagalaw sa kanya. So kung hindi mo kayang pag-aralan ng ating locator ay talagang dabalaging problema yan. Puro sa akin talaga ay hindi na nga ako nagsisi na tatlong buwan ko yan pinag-aralan. Tatlong buwan ko na pinag-aralan yung humid locator ay nakuha ko naman. Imaginin mo, tatlong buwan ko yan pinag-aralan kung paano humahawakan yung locator. Dati nga, linti ko na yan, hinampas, pero nagi akong tumitingin sa YouTube kung paano gawin, paano pag-aralan. Kaya nalalaman ko paano hawakan yung locator. Huwag mo lang kasi, para ka kasing sobrang excited at para ka rin tunay na treasure hunter, ay dito mo lang nilagay yung locator mo. Maling-mali po yan. Dapat eye-level po ang ating locator. Naka-eye-level po siya.
Tapos yung tingin mo andyan sa dulo ng ating locator. Huwag po titingin sa iba. Kasi pag titingin ka sa iba, para kang nangaliwa niyan. So, kailangan sa dulo. Kailangan focus. Nakatingin ka sa dulo ng ating locator. At pag-aralan mo kung ang galaw niya. Yun ang problema kasi sa iba. Kasi sa paghawak pa lang, bagsak na bagsak talaga. Yan ang problema talaga sa iba. Nagmamarunong kasi na hindi marunong humawak locator, ay pagdating sa area, iba ang taste ng ating locator sa ating bahay at iba rin sa area. Kasi sa area maraming humahatak, kaya malalaman mo talaga kung anong humahatak niya. Kasi huwag ka rin, ito paalala ko sa inyo, huwag kayong mag-detect na walang sign. Kasi pag halimbawa nilitik mo sa area tapos wala siyang sign, wala siyang load, halimbawa wala siyang treasure, wala siyang deposito, tapos nagdidetik sa area mo, ganito mangyari. Kung walang load diyan sa area dinitik mo, kung mayroong dust gold po ang ididetik niya. Yan po ang sobrang hirap. Kasi pag wala siyang nadidetik tapos walang sign, ginawa mo mag-detect. Kung nakahanap siya ng dust gold kasi walang buried gold, doon po siya sa dust gold kasi tuturo yan sa gold, kasi gold ang hinahanap natin, di ba? So kailangan talaga ay mautak ka sa pagdeteksyon. Hindi po yung ginagamit mo lang ay yung mga mata at bunganga mo. So kailangan talaga determinasyon ka sa sarili mo, may respeto ka, may utak ka rin na paano mo gamitin. Hindi yung bunganga lang lagi ang ginagamit. So eye level, dapat nakatingin ka sa dulo ng ating locator at pag-aralan mo kung saan siya gagalaw. Baba ulit, dahan-dahan aakyat, tingnan mo kung saan siya pupunta, baba ulit, angat dahan-dahan, tatlong beses yan kung anong area ang tinuturo niya. Pagkatapos niyan, yan talaga ang tinuturo ko sa inyo kasi kayo magbubutas kasi sa sarili, magbutas kasi kayo ng desisyon eh. Pagditik, sundan agad. Yan ang kasi nagkakamali. Tatlong beses, tapos dun ka sa likod din. Tatlong beses din, kung saan talaga tuturo ng tama. Saan ang maraming turo, dun ka pupunta. Hindi ibig sabihin, pag ganun mo, isang turo, susundan mo agad. Ayan kasi mali ng tao. Kailangan mo talaga pag-aralan. Hindi dapat marunong ka mautak sa pag-treasure. Hindi yung ginagamit mo ay yung sobrang excited. Kasi karamihan sa atin, sobrang excited talaga. Sobrang, sobrang excited. Kahit hindi pa alam gawin, sinabak agad. Yan ang problema sa atin eh. Yan ang problema sa mga gumagamit ng humid. Kaya sinabi ng iba na hindi gumagana. Paano hindi gumagana? Hindi ka marunong humawak, tapos sinabak mo agad. Isang araw lang, 4 na araw lang, sinabak mo agad. Yan kasi ang problema ng ibang tao na nakahawak ng mga gadget, kaya hindi gumana. Hindi problema yan sa gadget, ang problema yan sa iyo. Ikaw ang may problema, hindi yung gadget. Yung gadget, nagtuturo lang yan sa load. Paalala ko sa inyo ha, yung gadget, lahat ng gadget, nagtuturo lang yan sa load. Sinong mali yan, yung gadget o yung nakahawak? Siyempre yung naghawak, kasi ikaw naghawak eh. Mali lang, isang mali mo lang paghawak, mali na lahat yan. Kasi yung locator, tuturo yan kung tama yung ginagawa mo. Diba? Paano naging mali yung locator? Paano hindi nag-detect? Imali yung paghawak mo. Yan ang pinaka-problema ta sa atin. Yan ang problema sa mga gusto mag-treasure tapos hindi treasure hunter. Diba? Kahit hindi ka treasure hunter, kung may determinasyon ka sa sarili mo, may kuting respeto ka, pag-aralan mong mabuti, makukuha mo yan. Tingnan mo ng ating customer, di ba? Tingnan nyo, kunting tiyaga lang talaga ang kailangan. Kunting tiis, tiyaga, pagod, hindi yan mo kukuha mo sa isang idlap. Gusto kasi, karamihan sa iba, isip kasi nila puro barita eh. Yung isip nila ay barita-barita agad. Yan ang pinaka-problema sa ating lahat kasi inisip nila na pagditik ay mayroon na talagang barita. Hindi po biro ang maging magbasa ng HTM sa ilalim. Paano yan kung dyan sisingaw yung inahanap mo tapos malalim pala.
Kung hindi ka marunong magbasa, huminto ka sa trabaho mo. Isang dangkal na lang pala ang kulang na bubutasin mo para makuha mo yung hinahanap mo. Tapos huminto ka na. Diba? Sinong mali niyan? Yung locator o ikaw? Ikaw kasi, kasi ikaw nagbubutas niyan. Ikaw talaga ang mali. Kailangan mo talaga. Bawal dito ang ano, bawal sa pag-treasure, bawal ang tamad. Yung tamad, bawal yan. Totoo yan, bawal yung tamad. Matutulog ka na lang. At pagising mo, may treasure na katabi mo, di ba? Malay mo, sa pagising mo, mayroon ng katabi, di ba? So, masok yan. Pero kailangan talaga ay ang pag-aralan mo yung naging gadget at pag-aralan mo para kung paano gawin kasi sobrang hirap po ang ating gadget. Lahat naman siguro ng mga gadget ay mahirap pag-aralan kasi kahit electronic pa yan, kung hindi ka marunong humawak, ay mali talaga. Mayroon nga kang sabi ko sa inyo dati, meron ka ng electronic US, mid US. Ang problema naman yan, ang paghawak. Meron ako nakikita dyan na mid US yung gadget niya. Daming butas. Hanggang ngayon, daming butas. Siguro kung 3D yung ginagamit mo, mayroon kang 100-100 na pira dyan. 100,000. Pinakamaliit na yan, 100,000. Siguro mga 400,000. Kung mayroon kang kalahating million, is mas okay yan. Mas okay yung gadget mo kung kalahating million yan, di ba? So kung wala kang ikabili, kailangan mo talaga mag-umpisa ka sa maliit. Diyan ka talaga sa maliit. Huwag mong pangarapin yung malaki. Di ba? Mag-umpisa ka talaga sa maliit, huwag sa malaki. Kasi sa malaki, sobrang hirap po di maging biro ang maging isang, lalo na sa mga finance. Bubutasin yung bursa mo, tapos hindi mo alam ang sa ilalim ng lupa. Hindi mo mababasa kung anong kalalim. Kasi pag malaki hinahanap mo, ay talagang isipin mo talaga na sobrang lalim yan. Wala pong mababaw na malaki. Lalim po talaga. Siguro kung on the spot na talaga siya, kung sobrang namamadali, tulad ng isang area namin, sobrang namamadali, siguro mababaw lang, tinakpan lang ng malaking bato. Ayan, mas maganda. Pero kung imperial yan, kung talagang kinampuhan ng hapon, ay talaga naka-engineer yan. So, ang mahirap pa dyan, baka may explosive, di ba? So, kailangan na mag-ingat talaga. Baka may explosive sa area mo, sobrang excited mo. Dyan na pala ang last demo. So, naging mahirap po. Wag lang sana. Kasi sa sobrang excited, ay nawawala yung plano ng area mo. So, kailangan talaga ay maging determinado, respeto, tiis, tiyaga, pinapawisan yan. Tiyaga lang talaga. Kaya nga sa pagbasa ng heart sign, alam mo yung heart sign? Yung heart sign kasi, ang meaning kasi niyan ay pag-uunawa, kunting tiyaga. Narinig ko yan sa mga kasamahan ko dati na kunting tiyaga daw. Pag sinabing heart sign, kunting tiyaga. Kailangan tiyaga pagtiyagaan. Pasensya. Pasensya. Sa Bisaya pa, pasensya. Pasensya ba talaga? Ayun ba ang Bisaya? Basta pasensya. Basta yung meaning ng heart na sign is pasensya. Kailangan ng kunting tiyaga pag heart sign. Tandaan nyo yan. Pag heart sign, kailangan talaga na mahaba ang pasensya mo. Kasi mahirap ilukit yung heart. Kasi may sukat yan eh. 357 at or under, di ba? So, kailangan natin yan na magtiyaga lang talaga. Huwag isipin na puro kuha agad. Gusto mo kuha agad eh. Yan ang problema sa atin na gusto kuha agad. Totoo yan. Dito sa mga customer ko, nababasa ko yan. Yung mga iba dyan, nababasa ko. Sobrang excited. Gusto kuha agad. Hindi ganun ang pagkuha ng treasure. Pinapawisan yan. Dadaanan ng pawis, pagod. At minsan ay nagugutom ka pa dyan. So, minsan nga ay hindi yan ibibigay sa tagabantay sa'yo. Ay talagang huwag mong pilitin. Kasi baka
Wag lang sana na babawasan. Kasi mayroong tagabantay na magbabawas sa mga sa bilang nyo. Babawasan yan. Depende kung sa pamilya o sa kasamahan mo. Mayroon na isang mairang area na babawasan talaga kayo. Ibibigay yan sa inyo, pero babawasan kayo. Mayroong kondisyon. So mayroong ganyan. Totoo yan. Totoo yun po yan. Kahit magtanong kayo sa mga treasurante, babawasan din kayo. Lalagasan kayo. Ibibigay yan sa inyo, pero kailangan nilang may kapalit. So sobrang hirap po sa akin yan. Iiwanan ko yan. Kahit mababaw pa yan, iwanan ko yan. Kahit mas importante yung buhay ng tao kaysa kayamanan na nakuha mo lang sa hindi magandang pagkakuha. Kasi napakahinayang po na isang grupo at tapos mayroon kasi akong grupo na ayaw ko talaga ipahamak. Kasi gusto ko yung grupo talagang mabuo talaga. Lahat na mayroon. Kasi mayroon ako isang area na nag-usapan namin na pupuntahan tapos napaka sobrang delikado. Kung makukuha namin ay talagang makukuha rin sa mga taga-bundok. Pero okay lang sa akin pag makuha namin ang treasure tapos kukunin sa taga-bundok. Ibibigay naman namin. Basta wag lang bawasan yung mga tao ko. Ayaw ko. Yung nang ganyan. Ibibigay ko yan lahat. Basta wag lang talaga bawasan mga tao ko. Ganun ako. Ipagpalit ko yan sa mga tao ko. Ayaw ko nang ganun na nakasamahan ko babawasan tapos dahil lang sa isang item na yan. So mas maganda talaga ay isa talaga kayo na walang lamangan kung anong maging problema, kung mayroong kumakalaban, ibibigayan sa kanya. Marami pa namang area na sasabakan, di ba? So marami pang area na pupuntahan. So siguro baka sa next ay susurtihin kayo. Sobra pang laki niyan. So kung ganyan ang mangyari, bibigay ko yan sa critical na area. Basta wag lang bawasan yung mga kasamahan ko. Ganun po ang ugali ko. Ayaw ko nang ipagpalit yung mga kasamahan ko dahil sa isang item na yan. So yan po ang ating pinag-usapan ngayon. Bukas siguro dandahanan mo natin kasi magpapasok tayo ng load sa ating locator. So kailangan busy ako bukas. So kailangan natin na Huwebes o Friday ma-deliver natin. Pero sinabi ko sa inyo na Huwebes baka kasi basa pa. At tapos pagdating sa area nyo ay nagbabaklat, di ba? So napakahinayang. So okay naman sa inyo kung nasa inyo kayo na mag-spray ulit, i-sprayhan nyo ulit ng kahit anong spray nyo. Problema nyo yan kasi basa pa, di ba? So kung excited talaga kayo. Pero kung makahintay kayo Friday. So mayroon pang talaga nakatingga, mayroon pa yung nakaabang. At yung nakaabang ay kunting pasensya lang po kasi sa Friday pa tayo mag-start ng 32 bats. Diba? 32 bats natin. So Friday. So sa inyo na yan, yung nakatingga dyan, yung nag-antay. O, sa inyo na po yan, yung bats na yan, 32 bats. So sa itong bats na kasi ito, sobrang dami po. Hindi ko akalain na mayroon pa lang nag-order ng dalawa. So akalain ko na isa lang, isa sa isang tao, isang gadget. So mayroon palang nag-order ng dalawa, tatlo. So akala ko isa lang, itatlo palang kinuha niya. So mayroong dalawa. Kaya naubos ng ating slot. So ang iba hindi na nakapasok. Kaya next bat na lang sila. So yung iba sinabihan ko na kukunin nyo na lang pira nyo kung hindi ko makukuha. Pasensya po. Talagang hindi ko naman talaga sinasadya, pero sinabi ko naman sa inyo kung magpapareserve kayo, paunahan lang po. Hindi po ibig sabihin na kasi pag sinabi kong paunahan po ay kung sino nauna, ayun lang talaga. Hindi ibig sabihin na ikaw nahuli ay kukunin pa kita. So nasa iyo yan, kung gusto mo mag second batch ay kukunin natin yan para second batch. Pero kung hindi ka papayag ng second batch, puno pwede naman na kukunin mo yung pira mo ulit sa pinadalhan mo. So, yun lang guys. At maraming salamat po sa ating nanonood ng ating video ngayon. At kunting repeat lang po sa ating customer na si Sir Lander John Rail na
yung IT mo sir, ayan dyan sa Gaisano Ruhas, Ruhas City, Gaisano Ruhas City. Pick-upin mo na lang yan sir. So kailangan mo pipick-upin yan para makukuha mo na. So kasi katatapos lang natin sa paggawa, so dalawang message ng LBC na receive ko kasi dito tayo sa paggawaan. So dalawang message na receive ko, so kailangan mo sir na withdrawin mo yung item natin, kasi pag di yan nakabalik na yan dito, malakihan na po tayong bayad. Magtatapal na po ako niyan, hindi na po ko papayag na magtatapal na pa ako ulit. So kukunin mo na yan. So marami pong salamat sa nanood at sa papadala natin sa Huwebes o Friday. Abangan nyo. Maraming salamat at God bless po, at lagi magdasal sa ating area.